ito, eh, pag-aralan natin yung damit. Yung damit na hahanapin ng Diyos sa atin pag talinalisanin natin itong damit. Meron siyang hahanapin damit na yun lang ang makakapasok sa kaharian niya. Hindi itong mga damit natin, ha? Puting damit. Hindi itong ukay-ukay. Well, oo, tama yun. So, pag-aralan natin kung gaano kahalaga ang ginagawa natin ito. Pag-aaral. Bukasan mo, tikapatid, aral ay din tayo kapatid. Ito yung paghahanda natin ng damit pangkasal. Kasi ang sinabi ng Panginoon, pagkalisanin natin ito, kailangan yung damit natin, damit pangkasal. Kasi spiritually, ikakasal tayo ng Diyos. Ibig sabihin, di man literal, pero ano ba yung kasi yung ikakasal? Di ba napakasarap yun? Di ba napakasaya yun? Ako mo tiyak kasal na nalulungkot. Yung mga ikinakasal na eh. Taon pa lang, lalo na yung mga bigating mga tao. Oh. Taon pa lang, buwan pa lang, sa layo ng itinakdang pagkakasal, ang dami ng preparasyon. Oh, lalo sana yung spiritual na kagayahan natin para sa pagdating o kaya yung oras o panahon na tayo haharap sa Panginoon. Yun yung pinag-uusapan natin kanina na walang nakakaalam yung araw na yun. Sabi ng Biblia, parang magnanakaw na pag dumating yung panahon mo, nalisanin mo itong mundo, wala nang sino mang makapangyarihan pa na kung kakayang pipigilin yun. Kaya yung pinag-uusapan natin kanina, may pera o wala. Gaya nung sinabi ni Sister Jones na nagre-remedyo sila, eh, hindi naman zero yung inire-remedyo, 100,000. Kasi ang balita niya, pag ma-opera yun, dahil naduguan yung utak, yung ulo, ooperahin, pero maghanda sila ng 300,000. Ano man ang gawin natin sa katawan lupa natin? Kasi yung mga pangyayari, si Sagtagalog ako, kilatan. Hindi naman. Buti yung Tagalog, unawang-unawa, tinanong ko lang. Eh, ikaw dyan eh, matagal ka na, hindi mo pa alam Ilocano. Kaya dahil sa masyado naming iniibig, minamahal yung kaluluwa mo kahit nag-iisa ka. Yung nga English, pinipilit ko kahit tinatawanan ako ni Star Presen. Pinipilit ko. Kasi interesado kasi yung nakikinig. Kahit ayaan mo mas marami, yun ang intindihin mo para maintindihan naman. Ang damot mo naman pagka salita ka ng salita, nikatiting man lang, wala man lang na ano. Parang masakit sa loob ko din yun kung ako yung nandun sa situation na yun. Kahit balubaluktog na basta, pati mga aksyon ko na lang, dinadamayan ko na lang, para may parating lang yung gusto ng Diyos. Kasi napakahalaga ang bawat pag-aaral. Paglalabas ka, sana yung sinabi ng Panginoon, yung pinag-usapan nyo, dahil ito yung panahon na nakikipag-usap tayo sa Diyos. Eh, paano makipag-usap yun? Eh, nasa ere, maintindihan ba niya yung Ilocano, yung titigas? Eh, English yun. Pinagtsatsagaan ko. Pakinggan nyo yung preaching ko doon ako. Ang ganda. Kasi nauubusan ako minsan. May panahon naman na okay. Nung una kami nga eh. Nung unang fellowship namin, iwan ko ba? Talaga naman ang Diyos ka ako. Dari-daricho. Nung pangalawa na, iwan ko, bakit ganun na siguro si Sister Pising, tinatawanan niya ako, hindi, biro lang. Kinakantsawan niya ako. Pero ano, hindi eh. Kasi kayo ka ako, buti kayo, at least man lang, naiintindihan nyo kahit kaunti dyan sa English, naiintindihan natin, di ba? Eh siya, hindi.
Eh talaga namang serious na serious siya makinig. Dahil kahit yung bayaw ni Brother Emil noon, hirap na hirap din ako kahit papaano. Sabi mo nga itong dumarating yung Huwebes noon, nagpapawis ako nang hindi dapat magpawis eh dahil sa kakaano ko. Kung sa dialect lang natin, madali sa akin. Pero yun eh, hindi. Kaya lang, pilit ko lang ginagawa yun. Sa tunong ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Yun nga, napakahalagang isang kaluluwa. Napakahalaga. At yung mahalagang yun, yung mga interesado yun. Yung mga interesado. Kaya ganun. Kung bakit ko ginagawa din ito. Eh kahit mas marami tayo, sabi ni noon ni ano doon, mas marami tayong ano. Eh hindi ah. Eh buti, mas marami nga tayo, pero at least naiintindihan natin kaunti yung English kong balubaluktot. Eh siya, kahit isa lang, wala siyang naiintindihan sa Ilocano. Ganun yung kahalaga. Kasi napakahalaga ka. Napakahalaga. Itong pagtitipon na ito. At unang-una, sabihin ko sa inyo, hindi nakakawalan ng gana yung kahit tayo lang. Kahit tayo-tayo lang, dahil alam naman natin na ang salita ng Diyos, hindi naman basta-basta kasi ito. Hindi basta-basta na magaan lang ito na pamatok. Magaan yung sabi ng Panginoon. Pero, ibig kong sabihin, labanan. Labanan kasi. Itong mga napapakinggan natin, meron tayong kaaway na pumipigil upang hindi natin gawin ito. Una yung laman natin eh. Minsan nga eh, naaantok tayo, di ba? Pigil na pigil tayo, pero talagang gusto mo na. O, isa na lang yun. Isa na lang yun, napakahirap na. O, pangalawa, kahit naintindihan at naunawaan, maraming na naman pumipigil dyan na ginagamit ng kaaway. O, napagsalitaan ka lang ng masakit. Eto na, pagkulang yung pagka-absorb mo, pagkaugat yung salita ng Diyos sa'yo, mababwal ka na naman. Wala na naman. Ganun ang kaaway eh. O, kaya, kung bakit ko sinasabi na napakahalaga. Napakahalaga. Kasi, ito yung pag-aaralan natin. Ito yung paggagayak kasi natin. Habang nakikinig tayo, habang naririnig natin ang salita ng Diyos, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Linilinis niya yung isip natin. Linilinis niya yung budhi natin. Habang nakikinig tayo, minsan nga eh, pag nakikinig tayo, nagaganon tayo, ito nagagawa, Panginoon, patawarin mo ako, nagaganon ang isip natin eh, ako na lang, itong paggawa ng tapit, minsan, nadedelay yung pagkagawa, dahil pagka nakabasa ako ng isang teksto eh, stop na naman, nagbubulay ako doon. Kasi siyempre unahin ko din yung sarili ko. Hindi lang ako ngawa ng ngawa o kaya please ng pray. Dahil balang araw, hindi ko rin makakamtan yung buhay na walang hanggan kung hindi ko ginawa yung palatuntunan ng Diyos na unahin mo muna yung sarili mo bago yung iba. Kaya nga eh, minsan nasasabi ko pa nga eh, pagka si-sharing kami, kapag nandiyan din sila star kasi, huwag niyong naisin, huwag niyo nang planuhin, huwag niyo nang i-aspire na mapadami pa natin itong bilang natin, eh tayo na nga nahihirapan na eh. Mag-akay ka pa? Eh ang pag-aakay ng Diyos eh, dalawa o tatlo sabi eh, basta yan ay totoo. Gawin mong totoo, tulungan mo silang magpakatotoo. Tama na yan, dahil ang Diyos dyan na lulugod. Eh, anhin mo yung punta tuon, punta dito. Dami-dami, daming bukas, daming bago, kaya nawawala naman yung landas nila sa Panginoon. Andyan yung physical, wala naman. Yan yung gayak eh, na pangkasal. Ang gayak ng pangkasal, ito yun eh, yung salita ng Diyos na pinamumuhay natin. Pero bago yun, basahin ko muna itong talinghaga. Talinghaga itong Matthew 22. Yung hindi siya nakadamit, damit pang kasal.
dito na lang tayo sa ano. Pwede niya mag-umpisa J11 para hindi na tayo. Umpisa na lang natin dun sa 11. Ito yung ano, talinghaga ng kasalan. Na nung nag-invite, i-shortcut ko na lang tapos basahin natin yung verse 11 mamaya. Na ito yung nag-anyaya. Pero wala, ang daming dahilan kung sila pumunta. Oh. Eh yung iniangyaya ng Panginoon sa akin, ito yung sinasabi ko sa inyo na ito yung pagdadamit natin, pag-prepare natin ng damit natin para doon sa kabila. Oh, itong ginagawa natin na ganito. Eh wala, ang daming dahilan. Ngayon, yung mga nagdahilan, hindi pumunta. Pero ang ginawa nito, nagpaanyaya, sabi, puntahan ang mga kilay, puntahan ang mga dukha, puntahan kahit may grupo, kahit may relihiyon yan. Kasi hindi naman dyan sa maliligtas yung relihiyon eh, grupo, hindi. Yung gawa ng tao mismo, yung ginagawa niya, kung tinutupad niya, sa buhay niya, yung salita ng Diyos, yan yung gayak pang kasal eh. Eh, napakahirap yan. Napakahirap. Ako nga eh. Minsan, pag dumarating yung mga pagsubok, mga atake, mga tukso, naku. Lalo na pagka galit, nakakagalit yung bagay na yun. Naku. Halos iiyak mo pa sa sakit ng loob mo, lalo na kung napakasakit. Grabe, lalo na yung bagay na hindi mo naman ginawa o kaya yung bang naghinalaan ka lang, nakapag nag-isip lang sila ng ano na hindi naman totoo, ganun. Tapos nagawan mo pa ng mabuting yung taon yun. Tapos hindi man lang niya naalala yung ginawa mo, ganun. Diba ang hirap yan na kalabanin? Kapag hindi natin malabanan yan, hindi tayo nakakapag-prepare ng damit pangkasali. Ganito, kaya nung nag-anyaya, puntan mga pipi, mga pilay, mga dukha, sabi doon. At yun, may naanyayahan, sabi doon dito. May pinapasok doon sa kasalan. Ngayon dito sa verse 11, nung tapos na yung anyaya, etong sinabi dito, pumasok yung naghanda na kasalan, pumasok doon sa kasalan. Ngayon, nung pumasok, sabi dito sa verse 11, ngimidi siya marag ti Ari, tatno kita, ito yung Ari, so ito hindi niya nang isagana, ti Boda. Tatno kita, na kumadag, iti isang sanga iling, ha, si marag. Nara yung bitahan. Nakita niya doon yung tao na isa na nakapasok doon sa kasalan na hindi siya nakagayak ng damit pang kasal. Sabi dito sa verse 11. Kunana, nabigbig na ijay di may isang tao nga dinagpaganay itikawos ni makiboda. So, dito yung verse 12, at kinunana kinuana, gayem, apay-apay asimrod ka dito, yung awan ni pagananay mo nga may paiti boda. Tinanong niya yung hari. Sabi niya, kaibigan, ba't nakapasok ka na hindi ka naman nakadamit pang kasal? Sabi doon, yan iso, saan anaguni? Yung tinanong niya na tao na hindi nakadamit pang kasal, hindi siya nakapagsalita. Wala siyang nairason. Ngayon, itintiari ka nun na nakadagiti babaunan na. Iso pungun nyo dagiti saksaka ken dagiti ima na. Ket idurun nyo tisiknat itirwar. Ijay at dantur sang sangit ken panagngarngarit nyo dagiti ngipon. Taadu dagiti mayaban. Basit kemapili. Ang sabi dito, nung nakita niya itong tao na nakapasok doon na hindi naman nagdamit pang kasal, tinanong niya na,
Kaibigan, ba't hindi ka nakadamit ng pangkasal? Ba't nakapasok ka dito? O ngayon, hindi siya nakapagsalita, hindi siya nakapagsalita, nakapagrason. Doon sa tanong, hindi niya nasagot yung tanong ng hari. Bagkus, nung hindi siya nakapagsalita, sabi nung hari doon sa mga alipin niya, o sige, itapon niyo sa labas yan. Talian niyo mga kamay at paa, ihagis niyo dyan sa labas. Doon, sabi doon, may pananangis ng ngipin doon sa labas. Yung iiyak ang tao doon sa labas. Mananangis ang ngipin nila. Na sobrang pagsisisi, pero huli na ang lahat. Ngayon, kunin natin ito. Ano ba yung hahanapin dito? Yung hari na gumawa na, nagkanda ng kasalan. Ano ba yung hahanapin niya? Yung damit na pangkasal. Ngayon, ano ito? Yung damit pangkasal. Basahin ko. Sakto Tagalog itong sinulat ko. Ito ay ang kagayakang panloob na pagkatao, payapa at maamo. Ito yun. Yung buhay mo, nararamdaman mo na payapa ka. Ibig sabihin yung maamo, di kayo natal na. Yun. Payapa. Ibig sabihin kasi, ang tao may kapayapaan, wala siyang kaso. Diba? Pag payapang payapa, isip mo, sarap-sarap matulog. Kahit bunit lang kainin mo, sarap-sarap kumain. Kasi walang nagugulo sa isipan mo. Sa dibdib mo, hindi mabigat. Magaan. Para bang, kahit simple-simple yung buhay mo, parang, ang ganda-ganda, ang sarap-sarap. Ganon. Ganon yung nakadamit ng pangkasal. Ibig sabihin nun, bagamat nagkakasala kasi style, wala naman hindi magkasala, pero hindi mo sinasadya. Yan yung mga kasalanan hindi mo sinasadya, kapakapatawad sa Panginoon yan. Dahil alam niya din naman na tayo'y mali. Na tayo'y weak vessel. Yung. Pero, ito yung kasalanan na walang sa isip mo. Di mo iniisip. Di mo pinaplano. Di mo lang na plano yun. Ba't nagawa mo yun? Kahit tuloy, sising-sisi ka. Eto ah, eto. Sising-sisi ka. Tapos galit na galit ka sa sarili mo. Yun, tandaan nyo yun. Hindi mo sinadya yun. Kapakapatawad sa Panginoon. Yun yung kasalanan hindi ikamamatay. Dahil dalawang kasalanan ang magagawa ng tao eh. Yung nasa sumpa, ikamamatay talaga yung mga ginagawa nila. Kasi wala pa yung tumutulong na Espiritu Santo para mag-ano doon sa budhi nila. Wala pa. Patay kasi. Ay hindi nila ramdam yung mga pinaggagawa nila. Yun naman isang Kristiyano, nabuhay na nga ang kaluluwa. May tendency pa yan na makakagawa ng ikamamatay na kasalanan. Paano? Kapag pinapabayaan mo ang kaluluwa mo, pabayang-pabaya ka, wala, hindi ka interesado na magpakain sa kaluluwa mo. Siyempre, napakahina mo, hinang-hina ka, gaya ng pagkain na literal. Tapos yung sinabi ni Sister Irene Rizakino, kung totoo man yun, kung halimbawa, eh siguro totoo. Yan talagang hinang-hina na yun. Dami ng gamot na napasok sa katawan niya, gamot na lang bumubuhay doon, ano pang kalakas-lakas noon, wala na. Diba yung isang tao, napakahina gaya nun, madaling madapuan. Alis nung makakarang kasakit, nung mahinang mahina na yung, yung resistansya mo. Yung resistansya kasi, ito yung pumipigil ng virus, ng germs, ng mga sakit na pumapasok sa katawan, siya ang pumipigil. Eh, hinang-hina na yun, mahina na, nakakapit ang resistansya mo, kaya napakadali na makadapo yung sakit sa'yo dahil wala nang lakas yung resistansya mo na kumontra doon sa virus na pumapasok sa katawan natin. Pagkain man yan, hangin man yan, o kaya nakasalamuhaw mo, may sakit, nakausap mo, o kaya nakayakap mo,
madaling papasok yung sakit dahil wala na yung immune system mo. Mahinang-mahina na. Wala nang huhahadlang. Wala nang humarang dun sa virus na papasok sa'yo. Ganun yung mga kaluluwa natin na binigay ng Diyos, na ipinahiram ng Diyos, na, na ano, yung pabulod sa pinahiram. Ano yun? Talag? Pinagkatiwala yan. Napabayaan mo. Pabaya ka dyan. Kaya tuloy pagpabaya ka. Kung ano-ano mga ginagawa ka sa mga tao, ano? Yung kaluluwa na pabayaan. Alam mo, mga tukso, kung ano naririnig mo, naiisip mo kahit nag-iisa ka, kung ano-ano, mga naglalaro sa isip mo, na kung nadudumihan na yung kaluluwa. Yun yung virus ng kaluluwa. O kaya, may nakagawa ng masama sa'yo, patawarin mo sana eh. Pero pagka na, ano mo, naalala mo, naku, talaga. Tapos pag eksakto pa naman na may kausap ka, ay oo nga talaga, oo talaga yun. Naalala mo na naman. Bakit? Ganito yun. Mahina yung resistance ng kaluluwa. Di bang nakalagay sa Biblia? Kung sino man yung makagawa sa iyo ng kasalanan, sabi, patawarin mo siya. Ilang beses? 70 times. Anong ibig sabihin yun? Huwag kang magsawa na magpatawad. Di ba napakahirap? Pero sabi ng Panginoon, walang mahirap kay Kristo. Ibig sabihin, kapag kasama mo si Kristo, hindi ikaw ang gagawa nun, yung kapangyarihan ni Kristo, dahil nasa sa iyo siya. Dahil yung Espiritu Santo nasa sa iyo. Kaya walang masakit, walang mahirap sa salita ng Diyos kapag andyan yung presensya ng Diyos. Dahil ang gagawa, hindi naman ikaw lang eh. Ang magtulak sa iyo, Espiritu Santo. Tayong lahat, di ko i-accept dahil nakakagawa din ako ng ganyan. Sa bahay na nga lang eh. Nakakatukso minsan. Oo. May mga pasaway. Ako, sabi ko sa isip ko, naku, eto yung damit ko, naku, nadudumihan na naman. Panginoon, yun. Kasyan, kakabsan. Diyay, isagsaga na tayo, nga lupot tayo, nga sumabot ijay sa angot ni Diyos, nga isabot tayo. Dapat mailupot tayo, diyay, kasi dati parabol. Apay, nakasdal ka dito, ay. Hindi ka nakadamit pangkasal. Anya ka ti damit pangkasal? Wife, di ba? No. Diyay, talaga nga, kuwang nga, lupot nga, ano ba yun yung, diyay, formal. Diyay. So in short, sa mata ng Diyos, yun ang hinahanap niya, yung formal. Ibig sabihin, yung talagang nagpursigi ka. Ibig sabihin, yung pamumuhay mo sa spiritual ay talaga naman na talagang pinipilit mo lahat ng gagawin mo na para lang masalba mo yung damit mo. Kasi yun ang ihaharap mo sa Panginoon eh. Kaya ito yun. Ito ay ang mga kagayahang panloob na pagkatao. Sabi natin sa 2 Peter. Dito. Sister Irene, pakibasa sa Tagalog, please. 1 Peter 3 verse 1 Peter 3 verse 3 and 4. 3? Oh. First no. 3 chapter 3 and then verse 3 hanggang 4. Okay. Chapter 3 to 4. Oh yeah. Ngayon din naman, kayong mga asawang babae. Ito yan? Hindi. Ati Arkosyo, saan kumang ati Arwat Itirwa? 1 Peter 3. 3 verse 4. 3. Ito, 3 diba? Verse 3. Nang huwag sa labas ang kanilang pangyapak. Huwag sa labas ang kanilang panyapak na gaya ng pagpapalihas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na hinto. Ito ba yun, sis? Oo, yan. O pagbibihis ng maringal na damit.
ang pagkataong natatago sa puso ng may damit na walang kasiraan at espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Oh, yan. Dito na Emma, nga dapat at dahan niya tayo dito nga ugali ng dawabal. Natanang, naanang, maamo yan eh. Yun. Natanang, mapagpigil. Yun. Mapagpigil ka. Yan yung maamo. Yung hindi ka agad-agad na magalit. Yun. Yan yung maamo. Deta tinaim ma. Hindi yung nemo na. Ako. Maraming ganyan. Kala mo hindi makabasag ng plato. Pati pananamit. Bagamat kailangan yun, pero ang pinaka na tinitignan ng Diyos, yung maamo doon, yung kaya mong magpigil, na huwag agad-agad magalit, kasi makaunawa ka. Madali kang makaunawa sa mga sinasabi ng tao sa'yo, kapatid mo man, lalo na. Lalo na. Bakit mabigat ang buhay ng isang tao? Yan yung kasalanan na pumipigil sa loob mo kung bakit hindi ka makakakbang. Hindi, one time kasi nasabi niya, bigat-bigat daw ng buhay mo. Ako, gumising ka na yan. Melissa, sabi ko sa kanya, magising ka dyan, ako, baka hindi ka pa lumayan. Kasi kung bakit pagod na pagod ang isang tao, yung Matthew 11:10, halika yung mga napapagal at nabibigitan, pinipigilan ka ng Satan eh. Kinokontrol ka eh. Kaya yung paggawa mo, wala kang katulong na Espiritu Santo. Kaya hirap na hirap ka. Talagang hirap na hirap ka. Bigat na bigat ka. Alam nyo, magpapagaan sa atin. Kaya nga eh, halika yung mga tayong nabibigat ang lubos at napapagal. At papahingain ko kayo. Yun yung maamo ka. Natal na ka. Peaceful ang buhay mo. Walang gumagambala sa isip mo. Wala kang guilty sa konsensya mo. Hindi ka naguguluhan sa konsensya mo. Bakit tama sa mata ng Diyos ang ginagawa mo? Ang masama kasi sa kanya, yung pagtigil namin sa mga ginagawa niya. Baliktad! Akala niya, hindi namin miniibig. Yun nga ang pag-ibig mo eh. Kapag sinasaway mo isang tao, di ba nakalagay dyan? Sawayin mo dahil kung iniibig mo. Eh hindi, baliktad. Nagagalit dahil hindi daw namin, hindi daw kami mahalaga, hindi daw mahalaga. Nakabaliktad. Ano yun siya sa isip? Nasa isip mo ba yun? O parang may gumugulong kasi na gano'n, hindi ba? Yun. Kasi dalawa naman yan eh, nag-aagaw dyan sa kaluluwa natin eh. Yung pumipigil sa paggawa natin sa gusto ng Panginoon, alam na natin si Satan yun. Di naman siya magpakita dahil Espiritu. Ganon din ang Holy Spirit ah. Bumubulong na gawin mo yan anak. At ang sasabihin niya, pag magawa mo yan, ang sarap yung kahahantungan niyan. At di mo ba alam, ang Diyos alam niyang ginagawa niya sa mga tao. Yung gumagawa sa iyo ng masama, hayaan mo. Ganun ang Holy Spirit. Hayaan mo. Balang araw, makikita mo sa dalawang mata mo, igaganti ka niya, nagaganon ang Holy Spirit. Para mapigilan kang gumawa sa tukso na binubulong din ng kaaway. Yan ang palagi namin sinasabi. Dahil madaling binubulungan nito, kaya madaling magalit. Sana kami ang kasama ng Diyos upang pumigil dyan sa mga bumubulong sa Kanya. Ayaw naman. Bahala ka na. Kapag ayaw ng tao yung masaway, ano na yan? Baka pinapatigas na ng kaaway. Kasi ang nakalagay sa Bible,
once ng isang tao, ayaw mo nang masaway. Ayaw mo nang mapalalahan. Dahil nakalagay dyan eh. Yan ang trabaho nga ng ano eh, mang-ani ng kaluluwa eh. Kaya nga eh, ang daming maani para kakaunti ang maani. Bakit? Kakaunti ang magsaway dahil takot. Kakaunti ang magsaway dahil takot na mawalan ng membro dahil wala ito. Ito. O kaya, takot dahil wala na siyang kaibigan, baka nag-iisa na siya, sisiraan siya, marami yung sisira. E takot ka, pag dyan ka natatakot, evil fear yan. Si Satan ang gumagawa yan. Wow! Kasi yung kaluluwa ng kapatid mo, papunta na sa diskrasya, mamamatay na. Saluhin mo siya. At ang pangsalo, natural, masakit, ganun din si Cristo, kaya nga pinatay. Sinalo niya tayo dahil once na mamamatay tayo nung wala si Jesus, automatic lahat tayo pag mamamatay, impyerno talaga, nakaprepare na yung impyerno. Sabi nga nung Panginoon eh, hindi na bumubunga ito. Ano na? Pukanin mo na. Sayang lang. Minsan, sinasayang din ng Diyos yung mga pagkakataon natin. Kung siya nga na Diyos, sinasayang niya yung ibinibigay niya na hair, sinasayang niya nakakakita ka, nakakabasa ka, sinasayang niya yung pandilig mo, sinasayang niya yung kalusugan mo na ibinibigay niya, ibinubuhos niya. Nakakakain ka pa kahit ano lang yung kinakain mo. Ba't may appetite ka? Nagmumula lahat sa Panginoon yun. Kaya yun ang sinabi niya doon sa hindi nagbubunga na fig tree. Sabi niya, ano na, tagpasin mo na, putulin mo na. Hindi na nga nagbubunga, sayang lang yung kinakain niya, nakataba. Ibig sabihin nun, linalasap mo araw-araw, hangin, init, ulan. Yung hininga mo, sinasayang ng Diyos yan. Bakit? Balang araw, pag malagutan ka na, nainang wala na. Yun kung bakit sinasayang niya. Hindi. Kailan nyo, kahit masakit yung sinasabi ko niya sa akin, iniisip ko, Panginoon, alam ko kapag totoo, pakampi mo ako. Totoo yun na pag-ibig, sabi ko. At marami na kasing akong experience na kapag sasabihin ko lang yung totoo, kahit nagagali sila sa akin, balang araw gagawin ng Diyos doon sa taong yun. Tapos ma... Yan ang totoong kaibigan, sabihan ka. At saka nakalagay sa Bible. Ang totoong kaibigan, sabi niya, masakit man, sabi doon. Pero ang hindi totoong kaibigan, ako malambot sa mga salita, inaakbayan ka pa sabi doon. Ni-embrace ka pa sabi doon. Ganon si Satan. Di ba inakbayan ni Judas si Kristo? O sino ba yung nasa loob ni Judas? Si Satanas. Di ba pumasok na? Nako, oy maestro. Ibig sabihin yan, malalambot ang salita, hindi masasakit. Hindi ka sinasaktan, nako, hindi totoo yan. Dahil ang katotohanan. Alawon na tayo doon ti Diyos eh. Pero ang tao kapag ayaw na yan, eto na. Nakalagay sa Bible, pagka ganun ang isang tao, matigas na, talagang din ako kumusun siya, bagus galit pa, papatigasin ng Diyos yung puso niya, gaya ni Paraon. Kaya hindi niya pakawalan mga Israelita, dahil ang Diyos pinatigas niya yung puso ni Paraon. Sakalang lumambot, no, yung pang-sampung salot na. Dahil alam ng Diyos, doon na siya lalambot. Dahil kamatayan na ng anak yun eh. Buhay ng kukunin ng Diyos eh. Yan, nakakatako. Pag pinatigas na, di ka na magbago. Paulit-ulit na lang, yun. Yun, baka pinatigas na ng Diyos yun. Pero tayo, limbawa, kapo, nandoon pa yung konsensya natin. Hindi. Mahal pa tayo ng Diyos. Iniibig pa rin tayo ng Diyos. Nandoon pa rin yung grace niya sa iyo. Ang grace nga eh, para doon sa pag-re-restore ng kaluluwa, paghubog ng kaluluwa, kaya masakit man. Pero yun yung grace ng Diyos dahil gusto ka niyang maligtan. Pero kapag hindi ka na hinuhubog, kaya itong sinasabi ko, Sister Jules, Sister Maria, dagita rigak yo, dagita tuok yo, iti kayat na saritaan dahi kang may salam. Ay, ayatan na kay ti Diyos. Dahi na rigay kang gaygayak na, pangiluklupot na, dagiti sa una ka tayo. Tanuawan dagita, hindi ka magising, ang kamakarin. Sa bali, diyay tuok malunod. Sumpa. Diyay awan ti grace ti Diyosan, imikatan ti
Nagito'y mat nagigay. Makitang tibuhay da haan nga na espirituan na yung lubungan. So awan ti presensya ti Diyos kadagito. So hanga ibagatay yung amin kat born again. Kasi nagtaka ibagatay born again. Pero yung katotohanan yung binasa niya, yung pagkatao aki unod mo. Nga daki niyang diyan na amo ka. Natal na ka. Sampol yung suffering yung kadagita ari brigat yung nasagrap yun. Parparehas ka nga kaewan ti manong piraso nga puko, manong magbilang nga puko, nga basta-basta din ito. Ate, ata ka niya ay ginakataltal, makaamo kayo, nagantanang kayo na ta, anus kayo, dahil takiminin na rin niya. Igay-gayak ti Diyos mo apay na agdaligit ang kwayo pagpag na rin. Dahil tati iluplupot na kada tayo, ilupot, ipagbiag din niya nga, naanus ka, nakataltal na kalata, uri agsusukot, rigat na ti rigat, niyam ako, magnamo ila ta ti biag mo. Life must go on. Ura niya lang sidsida, niya lang ti biag. Yay. Daita ti arkos ni bagbaga ti Diyos, daita ti damit pang kasal. Yan yung sinabi dito, ito ay ang kagayakang panloob ng pagkatao. Payapa at maang natal na ka. Tinatal na, timining ti tao nga datal na na. Free from strife, kung na nagyan ti English eh. Ibig sabihin, huwag mang gulgulod ta kong sansyam. Hangka magil-guilty. Hangka magil-guilty, hangka nga datay, awan pa ka kong kong sansyam. Tawang nga rupo tararamid mga datay, sadya-sadya, makakamid ka, makakatawa ka. Pero yung sabi ko sa iyo, na hindi mo naman sinasadya iyo. Gayong magalit ka din, magdisiplina ka din. Huwag lang magsalita tayo ng masama. Hindi naman. So nga mo yun. Ito ang sign na may guilt ang isang tao. Kapag takot na takot sa kamatayan, bakit? May utang sa Panginoon. Ayaw niyang magbago. Kaya ayaw niyang uuwi. Ayaw niyang makipagtuos doon sa nagbigay ng buhay na kapalira. Bakit? May utang. Diba may parabol na ganyan, cancel debts, yung napakawan na utang, at napangarig dito yung data. Mana yun? Yun ang ibig sabihin mo. Tingnan nyo yung mga istorya sa Bible, gaya ni Esteban, nung sinin niya ang word of God na totoo, galit na galit ang mga ibang religious group, mga pastor, mga leader, yung mga pare, galit na galit. Kayang ginawa nila, hindi pa Christian si Pablo noon. Eh, inutusan siya, si nangato iti saad na, may position sa, siya sa militar. Kaya siyang inutusan, yung mga religious na, na leader, mga pastor, iskribo, mga pariseo, gano'n. Patay yun, kunada. Kasi yung sinasabi niya, nanggugulo eh. Hindi naman totoo yun. Nasasaktan lang sila. Sa preaching. Ni Esteban. Anong ginawa sa kanya? Binatua. Pero anong sinabi na, ni Esteban? Sabi niya eh, masayang masaya siya. Na nung tumingala siya na nalangin, Panginoon, sabi niya, salamat na maikarina. Karapat dapat ako na magdusa ng ganito dahil alam ko anak mo ako kasi pupunta na ako sa iyo Panginoon, magpahinga na ako sa iyo, sa inyo Panginoon, magpapahinga na ako, uwi na ako Panginoon. Kahit si Pablo ganun din, nung namatay din siya, nung papatayin, sabi niya eh, yung 2 Peter da ako na may dagdaton ko na na yal daw ti papadaw ko dimting. Kasi alam na niya patayin na kasi nakapit na, ilalabas na lang eh. Yun ang sinabi niya. Da ako na nga may dagdato. Yal daw ti papadaw ko pa dito malubong dimting. Nakirupa ka, kunana, itinasaya at panakidangata. Pinagputak ti pamati, anya di yan. Dagi yung word of God, yung promises ng Diyos. Kapag sundin mo ito, kahit masakit, kahit patayin ka, yan, hawakan mo lang. Yan yung gayak pangkasal. Hawakan mo lang. Maigi. Hanggang kamatayan. Yun yung pinanghawakan ko yung kalatayan. Yun ang ibig sabihin. Hindi name of group yun. Na hindi ka kumalas doon sa grupo. Hindi.
Yung salita ng Diyos, huwag kang kumalas dyan. Huwag mong bitiwan. Panghawakan mong maigi, sabi ko, yung salita ko. Kahit sa harapan ng kamatayan na. Tapos Jenny Pablo. Kaya ngayon, sabi niya, masaya na siya na uuwi na sa harapan ng Diyos. Dahil nag-aantay ng putong ng buhay para ibigay na ng Panginoon sa akin. Taapan, be a conscience mo na aramid mo nga na ikarigata. Agay dyan instruction to Diyos kung paano ka kukunin yung kung paano papasaka sa pamantayan ng Diyos para makapasok pa sa kanya. Alam mo yun. Alam mo sa conscience mo. Alam na alam mo. Kaya masayang-masaya. Kaya hindi mo kinakatakutan yan eh. Pero tayo, habang lupluputan na tayo ti ako, hantay pa'y nadanon agay, ngarik na. Hampay. Nakakit saritaan, gabo tayo ni-explain kung katkas jay. Hampay ah, tatumartaray tayo pa'y lang. Nasa labanan pa tayo. Nasa takbuhin pa tayo. Pero dapat marating natin yon. Dapat magunod tayo jay. At nung tikas na, kuna na how to attain dress of righteousness. Dati topic tayo. Kasano tayo nga magunod? Di pang nakailukot di dyan damit, di pang kasal. Habang panpanawang dahil tilogo na, isla tumagparay ka panpanawang. Sumunod kayo di ako. Yun, nakakalukot di dyan damit. Hantay maitulad ka di dyan, simrot niya ari. Ni apa yung ka nakalukot? Ibig sabihin mo, huwag lang makifellowship. Fellowship kasi yun eh. Yung nangyari yung pangyaya. Fellowship yun. Yung kakain, ibig sabihin kakain tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, eh nakapasok doon, hindi damit pangkasal. Ibig sabihin yun, hindi malinis yung buti niya. Hindi malinis yung hangarin niya. Nakikifellowship lang. Physical lang yun. Ibig sabihin, eh, hindi naman nagagaya. Pero hindi naman agad-agad yun. Hindi naman natin agad. Kasi sabi ko, alam mo naman kung paano tayo. Hindi yan. Pakakalilat mo. Kasi, pagkagayak ng spiritual dress, dress of righteousness, inahalin tulad ng Diyos doon sa mga anak maglelego. Diba? Napakahirap. Ewan ko kung naglego ka. Yung normal na mga anak, kapaw! Parang yung kalahati, paa mo nasa, ano na, sementeryo na, yung kalahati, yun sa mga. Parang, sa bingit ka ng ano, kamatayan pag nag-labor tayo yay, ang paspasita ganun ti paggayak titwa ti dress of righteousness na tagukot na pagkasal kasta ti paglilukot na pagkatangabas na kasal isunga aramidin tayo huwag natin kaligtan sabi nga ng Bidya huwag hantay bumabayo sikakoy tayo dahil ilukot niya ako ni marugtan tumanin. Imbes nga, kukurnungan tayo. Yeah, isagsaga na tayo. Takbo di jay tiilukot mo. Nung sumami na kayo. Lagi jay mo kukurnungan tayo. Di jay, isano tayo pati ako. Nga nung napanin, di jay talaga nga. Pan nakagsap iti buhay physically, di jay kararuwa iso tinakailukutan na. Lagi jay nga rakarami. Nga dahil di tayo. Kasaan tayo dito. Kaya tayo. Doon sa 7:14 doon sa Revelation. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsabi sa akin, ang mga ito na nagdaramtan ng makuputing damit ay sino-sino at saan nagsipang galing. 14, oo. At sinabi ko sa kanila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam at sinabi niya sa akin, ang mga ito ay, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, sabi niya. Ikaw nakakaalam. At sinabi niya sa akin ang mga ito.
lamang nanggagaling sa malaking kapibutian at naghuhugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Doon lang tayo makagayak ng puti. Kaya ang born again, hinubad na yung luma at isuot mo yung bago, yung ti-born again. Ano yung bago? Makita nga talaga nga iti, panagbiag na dito nga tao, para kaligatan na. Tiagbiag iti na espiritual. Pero paano? Anong sinabi dito? Panginoon, nakadamit sila doon sa ano, throne, yung sa tabi, yung nasa throne. Yung sino yung mga nakadamit ng puti, saan sila nang galing? Anong sinabi doon? Dapat manggaling tayo sa mga tirigrig at kintuok, agaputay dita. Dapat maranasan mo. Dahil yan ang panghugas. Dita, dapat tandaan na masaktan di sao. Dada mang pagbaga, mang dilaw, mang disiplina. Dapat agpasalamat ka doon sa ginagamit ng Diyos. Huwag kang magamit dahil yung bihis mo. Ganun ang kaaway. Wak. Hindi nakarugrugit. So, nakita riga, Sister Maria, Sister Julie. Pagbuguti Diyos. Diyan tayo malilinis. Kaya yung Acts 14:22, tamasapol tayo amin, tibag na ti adumarigat. Eh, ito, gusto mo, adumarigat, mga makangag, awan mang dilaw, awan mang isulipin ka, awan nang at natupin ka, data pinalita. Diyan kami na yung makangag. Espiritu yan. Ibang usapan mo. Kasi ang gusto mong magpalinis, magpaisa ilalim ka. Saan? Nasa namumunong, sa nagtuturo, sa ginagamit ng Diyos, upang sawayin ka, palalahanan ka, turuan ka. Dapat mahalin mo yun. Ibigin mo yun. Magpasalamat ka pa eh. Dahil may gagamitin pa ng Diyos sa'yo. Balang araw, sabi doon, pag pinatigas na ng Diyos, wala na. Huwag ka nang magsalita sa taong yun. Awanan ka eh. Awan ka, di ba kapintan? Tirugit mo, kamalim, timadiogalim, kababay. Awanin, apay. Tinakwil ka na. Kaya wala ka na rin hirap. Kaya iba yung hirap na nasa poder ka ng kaaway. Yun yung nabibigatan, yun yung sinabi niya nito. Iba yun. Hirap yun dahil doon sa nagawawa mong kasalanan. Bunga lang ng kasalanan yun. Pero yung hirap na sinasabi dito, hirap mo ito para magpakalinis ka. Magpakadalus na. Nagkita nga rigriga. Daldalusan lang ti Diyos. Ikikata na rin yung galit tayo dati, hindi. Nagkita dati. Nanunong pasaktan tayo din na. Sige, naaway. Sumay tango ko siya. Taknon. Makita ni Apo, inok, hanamat gulpin eh. Dito tinagsayaan ni Apo. Yan ang pasalamat natin sa Diyo. Dahil hindi niya tayo binibigla. Hindi niya tayo binibigla. Hindi niya tayo hahanapan ng isang, ano lang, biglap lang. Kasi mahirap naman talaga. Magpakalinis. Lalo na, mas mahirap. Ito kung kulang ang kinakain ng kaluluwa. Dahil sabi ko nga, yung resistance ng katawan natin, madaling makawaan yung kaluluwa sa mga puso. Naririnig, naiisip, lumulong, lumula, palakas, pagpapigsa, kaya di sa'yo ako. So, dito yung kapay, natakda kayo man, handa kayo. Pero nagmay sa Mr. Julie eh. What? Kasi yung isa, napakahalaga. Bakit? Ano bang, anya kat kay Kwa, tanggap si Diyos iti spiritual na buhay. Agay dyan, may membro nga nagagaw. Hararwa nga madalusan. Ken maan-anay. Hijay, di ba karagwaksan? Kaya may parable na naman ganyan eh. May talintaga. Oh. Yung 99 na karnero, natupa. Hindi niya kailangan ang maghanap sa kanya. Pero may isa na wala doon. Yun ang hinanap ng Diyos ha. Dahil kailangan niya ng salvation. Yun ang tupa dahil gusto niyang maituwid, gusto niyang mapakalahanan, gusto niyang masaway. Yung tupa, yun. Kung
kita po kakambing. Bakit? Sumikil. Ganon. Ayaw mo. Agresis ka. Lumaban ka. Kambing. Ibig sabihin mo, wala ka sa pamilya. Hindi ka po. Kaya nga tayo eh, nalindunad sa kupa dahil maaari. Sister Maria at Sister Julie, nakaimot niya natin sila ipagpagaya. Kasi namin timarik-rik na matinyo. Kasi natin, natulog kayo, halos kayo, mga isusuro, masusuruan. Mas niya, mga patpatan niyo tika rin ti Diyos. Matay magbiag, importante, na isa ka naman. At darigay lupot mo at ang kasama. Isu dito at adalan tayo. Ngayon, ito panang gunod, isu at nga ti adal tayo. How to attain the dress of righteousness? Kasi ano nga magunod mo? Magna ka ti iligrita. Kaya ti may isang matukok na ito, tunod, nagsasakit, tukok at ang hangka agresista dito karawang ti mapasayaan. Hangka-agresis, hangka dapat, masaktan ka man, yung mamugurguraan. Ayatong di jay. Eh, raku po ma jay. Tadi jay, di kasapulang di karawa. Di jay, di karnero. Gusto eh, di ba? Ang tupa eh, maamo siya. Maituwid. Di siya, ang nga kumamit. Ang nga krisis niya, ang nga graso, ang nga sumumbat, ang nga punto. Ang nga gibalas. Jay. Ata, nagitapas pasama ko. Asaan na kayo di Diyos? Nga di Diyos, ugali na kayat ni Kristo. Ay, so di Diyos, ugali na pinubog ini. O rin, niyak nam na may ata ko. Dadamis na, niyaman din ang amin. Pero nakaamu-amu iso na. The perfect pa iso na. Di Diyos, di kayat ni ako no kasan. Mutay magunod, di ba nga, damit pang kasan. Kasi, ang nakakatakot, yung parabol kanina, yung talingaga, Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Siya ang nakakakilala. Ang muna. Kitamdi siya muna. May abay ang kanga nakadamit pang kasal. Kaya nakastrap ka. Ibig sabihin, nakikikain ka ng salita ng Diyos. Nakikibasa ka. Nakikiapag-aral ka. Hindi naman na igagayak sa buhay mo. Wala din yun sa Panginoon. Kaya alam niya. Alam ng Diyos. Kaya huwag natin ito ang yung taylaglagan dito'y kakabasa. Pati ito'y panagsagana tayo. Kaulitan tayo. Bilang pumanaw, di jay, abalayan mo. Di jay, bagat ito. Di jay, pinakabutbutin mga tayo. Muna'y sagana tayo. Spirito. Tungan ko, dito'y kita paspasamak yun. Paspasamak tayo. Tawag na siya. Dito'y kita makapasakit kanyayo. Dito'y kita magdangaran. Dito'y kita magilatanas kanyayo. Tapos kasala rin si Biyak yun. Kaya kapabay ni pangibir-biri na kasi agyam-yaman tayo. Lupot ang mga itigos. Binibihisan niya tayo ng damit ang kasal. Ibig sabihin, ipapaugali na yung ugaling Kristo na uray ng magnakatikas na ako na nanganos ka lang tao. At namang idadanis rin ka, awan man lang. Awan namin mabaul mo. Kasi dyan, slakpas pasensya kalatan. Yay, aktutupal kalatan, isang sangit mulatan, yay. Yan anong kug mulatan, yay. Ang bibihis ka iti, kinalintag. So ano apay, anti-agresisti na kinatigan. Para dito yun eh, oh. Kasano nga napapudaw, di ba ganang anay da, di jay korde, di jay abay, di jay, kuha ko na na korde, di jay, trono. So di jay di Diyos. Kasano? Nagkapuda di kita, napadasan di kita, kiligriga. At pinangpapudaw, kunyada, ng dalos di kita. Nangikat di kita, dati hindi tayo, dati nga ugali, tayo hindi, uri siya. Hindi ako makapagtitimpi. Lalo na nung nagtitinda ako. Tapos andun yung puso ko na galit na galit kapag ka yung inaano. Talaga kung anong mga sinasabi ko. Sasabi pa nga ako ng ano, isusumpa kita. Eh yun eh, parang criminal ka eh, pag sinusumpa mo ang kapwa mo. Kahit masama, wow, ipanalangin mo eh, sabi na. Ang tupa, ang gayak ng pangkasal, ipanalangin natin yung mga gumagawa sa atin ng masasama. Ipanalangin natin, yun ang nakalagay sa Biblia.
yun yung napag-aralan na iti Domingo nga nagsarulo. May panggap ti ayat. Ti ayat, may pagkampan na karangas. Eh, yung beses na pagkundan na ti ayat. May pagkampan na karangba. Ako'y sumbong na. Sumanggil. Ako, lukutan. Kaya dapat ito na. Itanim mo sa isip mo kung gusto mong lumaya. Tapos diyay, kakapsa. Ti ayat. Yun yung gaya ko. Yung matutuwid na gawa, yun yung sinabi dito. Basahin pa natin yun. Revelation 3, 5, sa? Matutuwid na gawa. Hindi. Revelation 7, ano, hindi. 19, 8. Di matutuloy. 19? 19, 8. At sa kanya'y ipinagkaloob nadamtan ang kanyang sarili. Hindi, yung 17. 17. 17. 17.3? Ay, 19 pala, 19. 19.8 pala. Ito yun. At kanya'y pinagkaloob madamtan ang kanyang sarili at mahalagang lino, akintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Nakakalipay ng kapurang tit, mapagaan, maiso, matugma. Kumuyo di pag-isuro ti Diyos kinya tayo kalawad. Yung mga pangyayari, yun tang minsan ginagamit. Kung hindi makuha yung mga anak niya sa mga mahalumalay, ibig sabihin yung pag-aan. Kasi ito eh, pagsaway pa niya eh. Para ituwid ka niya eh. Kukunin ka sa mga pangyayari. Minsan, may mga pangyayari sa iyo na sakit na sakit. Nakakapag-isip ka rin. Kapag tutog ka na ba? Kaya madalusan ka. So, diyay kaputi, dakil na rigat, mabubuan. Kaya nasalita, maikat mo pa rin yung tipang panuwa. Makapag-usig ka. Makapag-muni-muni ka. Kapag ka may hirap ka. Diba? Kapag ka dumadaan ka sa kapighatian. Pagmuni-muni ko, pag-iisip ko. Ganun. Yun. Kaya lahat ng paraan gagawin ng Diyos kasi mahal niya yung kaluluwa natin. Eh. Napaka-importante ito yung pinag-aaralan natin. Kaya, pasano tayo maghuntod, ulitin. It is step na una. Antayo ba yung ano? Yung pakat ng karo, tapos napigsa tayo. Hala nga di pigsa. Mangtod sirib ka natin sa utiyos. Nga mauhatan tayo nung padagay yung pangtungar, panakaisuro ti sa uti ako, kasaksakit man yung mauhatan, ti panggap na. Ngunit saan? Ada na pasamak king ka. Mauhatan, apay. Ano kasi? Busog ka sa salita ng Diyos. Sagana yung salita ng Diyos sa'yo. Sagana. Nakahanda ka, lapakan ka na yun nga. Dati, ti kautom, sa uti ako, makasla, kwarta ko mati dyan, da na disgrasya. At da kautom, sige na kasi, nag-saving ka eh. Ganun ang salita ng Diyos. Ano? Umagumong-umong kang kanayon, nag-iipon ka, naghuhulog ka kong bangko. Tapos pag dumarating yung minsan pangyayari, naiisip mo, ay, napag-aralan namin, ay, nandun sa nato ko. Ay, hindi, naisip ko yung ano, sinabi ng Panginoon sa akin, magtsaga ako, mag-iis. Ay, ang ibig sabihin pala nito, eh, ano, ganito pala yung pahintulot ng Diyos, kung bakit, dahil may ganito ako. Huwag ko pala sitignan yun. Dapat ang tignan ko, sarili ko. Ako, Panginoon, nalilinis ka ngayon. Madaldansang ka. Apay, nabaknang ka sa uti Diyos. Kasi na literal na ito ha, kitang-kita nagbabaknang, na problema na, may disgrasya, kahit ano yan, kahit bigla-bigla, may huhugot ng daming bangko. Literal yun. Hanga di dito, baga ti Diyos.
Naurnungon, urawan inurnung tayo. Tahang mga ka-physical, ti pakpakarad ti ako eh. Hindi naman yung physical eh. Ang napakaya, ano sa Panginoon eh. Yung kaluluwa na madisgrasya sa mga tukso, mga pain na kaaway, mga binubulong, gano'n. Dapat maging sagana yung salita ng Diyos. Para may hugutin ka sa panahon na may nandiyan yung mga tukso, naririnig mo man, nakikita mo, yung maramramdama, masaksaktan ka, at manggagunyi sa una, nakasaksakit, at mamandi, at danukat isa o ti Diyos, no? Mabalon-balon mo, iso ti kautom, ipapanunot yung Holy Spirit na panahon. Ay, regular. Pakaawat ng pagkain ka, lagi niya pasama ko. Kita, makayam ti, hanggang agibalos, hanggang puntot, nakatantal na maamon, natanang ka, kain sige na punto kasi kain sige na nakaramit kimadi hanggang nandiyan kasi lang bumalo at panunod ka matin kasi at magkikaharo ka na mga ramid ka matin at makuan lang kasi maipsam lang yay, masakit mo kasi hanggang ka makapagpamit kasi ang dadya sa uti ako nga mga supply yay mangigas-gas to para di panunod kindi karuwa at mukumig sa umingal ka kaya makaawat, nakalaklak ang mga mawa. Diyan ako, nakatal-tal na. Tibiyan ko nung ka, di diyan, maamo. Diyan, ta, maamo, tsaka iyan, natal na. Natanang ka, natal-tal na, tawan pa ka kung konsensya. Ato, agirang ka. Parang mid ka man. Pero ang kama nag-iirang ka. So, kati konsensya mo. Natal na. Kasi diyan, karamsa. Ito, last verse natin. Ito. Ang damit kang kasal, ito yung pinababayaan natin. Magiging kawawa, kahit magiging kawawa tayo sa buhay. Nagiging katawa-tawa ka man sa tao ng panlabas na niyo. Walang kagandahan. Awan ti, daydaya mo kadag itatatao. Siyempre, awan makita na king ka. Na mga ipangato, adal, kung sariwa. Ngunit, ang binibigyang pokus at ang mga inuuna mo yung panloob na pagkatao at mupumigsa di resistansya pagkatao nga magayakan ng mga matutuwid na gawa gaya ng fruits of the Holy Spirit kaya ang dress of righteousness paghubad ng lumang buhay para mabago na yung buhay yun yung dress of righteousness. Tidog dito, ngayon lang tayo. So, manap, patagayang nagyan ng Grega, totoo. Ngayon, tagayang ti mamang, tanti pa ng daldaros ni, tayo. Kaya, hindi niya, masuksukatan niya dati tayo, hindi nga, si dati tayo, listo tayo lang, iba, listo tayo. Ito na, aduti sa uti ako niya, ten, ha? At dati niya, ngayon, mamang, tanti nam na mamang, baka mga ka, dan tulad na pagtumpalan na ka, at dan tulad na pagtumpalan na, batam lang ta, pitan lang to'y narami, ayam, ibalsan na kanto ti Diyos. Dagi jay mang manggag tayo. Dagi jay mang refresh mo pati panggag tayo. Masla mula, masibsibugang pa. Madaydayot ka ako. Pagpararag tayo kakabsahan. Ni Sister Maria di Manidala.